Chris, okay kami ngayon. Diba? Wala na, sana wala nang away. Diba? Enero 9, nang ibaba ng Makati City RTC ang resolusyon sa annulment petition na isinampa ni Chris Aquino. Idineklara ng korte na walang bisa ang kasal ng TV host sa basketbolistang si James Yap noong 2005. Isa si Chris sa mga unang tumawag sa kanyang estranged husband upang iparating ang balita. Ano sabi ni Chris? So, tinanong ko siya, ano, masaya ka ba? Sabi niya, sobrang saya. Very happy. I'm very happy, sabi niya. Sige, siyempre, masaya-masaya ka rin. Well, oo, masaya. Parang naging okay nga kami nung lumabas eh. Nung lumabas yung ano, resulta. Eh, nagkukwentuhan kami. Tumagal din ng 5 taon ang pagsasama nina Chris at James sa isang bubong. Pero sa palagay mo, in your opinion, naging mabuti kang asawa kay Chris? For me, yes. Oo. Naging mabuti siyang asawa sila? Oo. Well, wala naman akong pinagsisiha, no? Dahil meron naman time talaga na masaya kami dalawa. And then siguro lang talaga, hindi lang talaga kami para sa isa't isa. Habang buhay, diba? 23 years old lamang si James nang makilala ang noon ay 34 years old na si Chris. Oo, ang bilis ng pangyayari. So, sobrang hindi pa magkakakilala isa't isa kung ano talaga yung ugali. Ganun. So, doon lang siguro, yun yung natutunan ko. Kaya sabi ko nga na kung mag-girlfriend man ako, kailangan kilalanin ko muna or kilalanin muna kahit papano. Diba? Batay sa family code, mapupunta sa kustodya ni Chris ang anak nila ni James na si Bimby dahil less than 7 years old ang bata. Nakapunta na sa'yo si Bimby, di ba? May nakakaspend ng time sa'yo, di ba? Well, dahil nagpapaalam ako kay Chris kung pwede makita. And okay naman dahil pinagbibigyan ako ni Chris. So, thank you. And then, siyempre, masaya ako dahil nakikita ko yung anak ko. Ang treatment mo kay Joseph, parang tunay mong anak, no? Oo, kasi close na close ko. At dumating ako sa buhay ni Chris, si Josh, sobrang liit pa. And then, lumaki, halos magkasing tangkad na kami ngayon. Lumaki, no? So, at least napamahal na rin ako kay Josh. I'm sure si Bibi at si Joseph, ready na sila sa ganito. Nasanay na sila, kondisyon na, di ba? Dahil mga more than a year na lang kayang living apart, no? Medyo nasanay na rin sila. And then, yun nga lang, minsan, tinatanong ni... Siyempre, may mga tanong si Baby James na ang hirap sagutin, eh. So, basta, bakit ka nandito, bakit wala ganyan, ganyan. Sobrang mahirap. Pero, hindi pa time na to explain sa kanya kung ano yan. Masyado pang bata, so... Dating yung time na kailangan talaga i-explain.